since tatlo yung ating anong dito, mahihirapan tayong mag or maghihirapan tayong kunin yung ating force Q, force B, and force R, A. So, doon muna tayo sa isang system kung saan dapat dalawa lang yung ating unknown na makukuha natin sa ating block B. So, dapat pumunta tayo sa block B. Okay? So, at block B, so, ito yung ating 50 degrees na incline. Okay? 50 degrees. Ito natin block B na ang weight is 5 kilo newton and ito na sa and with respect to x-axis ito naman yung ating bar na 30 degrees with the horizontal. Okay? So ito naman yung ating force B kinuha dito. Okay? At yung ating movement is to the right, ibig sabihin yung ating frictional force at block B should be directed to the left. So ito yung ating frictional force FB and ito yung normal force NB. So ibig sabihin between the normal force and yung ating angle of friction na 11.31 degrees is between the normal force and the reaction. So, sumetting ito naman yung ating reaction RB. And ito naman yung ating angle of friction na 11.31 degrees. Okay? Okay. So dito, dalawa lang yung unknown natin, yung ating force B and yung ating force RB. Okay? So, kunin natin yung ating x-axis and ito naman yung ating y-axis. So if this is 50 degrees with this plane and yung ating normal force is perpendicular to this plane, if this is 50, therefore this is equal to 40 degrees. And yung ating normal force is perpendicular to this plane, therefore this is 90 degrees. So 90 degrees minus 40 is equal to 50 degrees. Okay? Ibig sabihin yung ating reaction at B has an angle, sabihin ito, angle na to with respect to X, which is equals to 90 degrees minus 50 degrees minus 11.31 degrees. Which is equals to 28.69 degrees. Okay? So ngayon, meron tayong dalawang unknown na pwede nating makuha gamit yung analytical solution na gagawa tayo ng dalawang equation. Okay? So yung ating B is upward to the left. Okay? At yung ating RB is upward to the right.